Graduate po ako ng 2006. Then, nakapasa din po ako ng boards noong 2016. Tulad natin lahat, siguro talagang ang gusto natin ay yung US journey, di ba? That time. Kaya lang, yung time na yun, kahirapan sa bedside eh. Di ba, halos tayo pa yung magbabayad sa hospital para makapag-duty. Kaya that time, hindi na ako nakapag-bedside. Pero kahit pa paano, nakapag-bedside din ako. Kaya hindi na ako nakabalik. Nag-take din ako ng board ng education. Parang ano, pang fallback that time. Kaya nitong ano, pandemic, may mga cousin ako na nag-take ng NCLEX. Then nagtanong ako kasi, ano yun, nawalan din ako ng ano nun sa US journey kasi nabalitaan ko na yung mga batang may ASD, parang hindi nakukuha sa mga ibang bansa. Pero sa US pala, hindi. Okay lang. No, that's really true. So there's no ano here. It's so free, kumbaga. I have a friend here in the US na meron din siyang ano na anak. Diagnosed din siya. But he's really doing well here. They're trying to accelerate him, you know, to the next level. So nag-start ako magpa-process sa IPAS noong 2021, after I gave birth naman. Habang lumalaki siya, naririnig niya kayo, Sir Jay. Ano na, mamusta? Tawag niyan, baka mag-nursing din yan. Mag-nurse na lang siya, baka kabisado na niya yung nire-review ko. Nung pagkaano ko po, nag-ano na agad ako ng review sa IPAS. So, halos 10 months yung in-review ko. Naabutan ko yung ano eh, yung third cycle. Nag-start na ako ng third cycle. Sinulit ko yan. Diba, 1 year naman tayo. So, umabot ako hanggang 6th cycle. Nung paumpisa yung 6th cycle, nag-stop na ako kasi sabi sa akin ni Sir Mark, tama na, magbasa ka na lang ng roadmap. Parang ano na lang eh. Inuulit-ulit ko na lang para marating. Kasi yun naman talaga yung ano natin doon. Para marating. Kailangan ulit-ulitin lahat. Nagsabi ka sir na ano eh, kinabahan ako no, sabi niya, dapat mga 6 months na. Kasi kapag more than 6 months, makakalimutan mo yan eh. Habang nag-review ako, sulat. Para ma-retain. Tapos pinaprint ko din yung roadmap. Nagamit ko siya nung nung malapit na. Gustong-gusto ko nag-live ako. Doon ko na isinasabay kasi alam ko matagal pa ako. Nung mga 3 months before ng exam ko, nag-archer na ako para practice exam. Yung naubos ko yun hanggang mag-April. Kaya lang na parang nagka-anxiety ako nung wala na ako sinasagutan. Nung balik ako sa mga drills natin. Yan, balik lang ako. Saka yung mga na-save ko na U-World na ano yung mga free po kasi mayroong iba yung mga ganun. We have many reviewees na ano, they're doing the same thing. Like, you know, kahit nakikinig and then nag-aalaga din ng bata, mga ganun. At the same time, meron din namang iba na nasa Saudi, for example, like nag-aalaga ng bata, you know, if God will give it to you, He will really give ng mga kapit. Kailangan talaga sabayan ng dasal. Maraming dasal. Nung pinaka-exam na, umabot na ako ng 75, hindi pa siya humihinto. So, sige lang. Then, nung nag-break ako. Balik ulit. Dire-diretso pa din. Hala, mukhang aabot ako 145. Which item ka nag-stop? 45, sir. Sabi ko, mag-ano na ako eh. Handa na ako mag-move on. It's okay. It's really for you. Yun talaga. The last question is really for you. Ibig sabihin din, the rest of them, kuha mo rin yun siya. Especially at the last question. And I guess hindi mo yung makukuha if you did not review well. Kasi nung hirap na hirap na ako that time, minto ako. Nung pas 75 mo, hirapan na ako. Dasal ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng sign na para sa akin to. Mga pangalawang tanong, lumabas yung face nung anak ko. Kaya sabi ko, ito nga para sa akin to. So that's really a sign, ha? Di man sa lahat ng bagay, pero sometimes we ask for signs. Kung, Lord, kausapin mo ako, Lord. Ito, kausapin kita ngayon. Ganun ba? And then, bigyan mo ako ng konting, you know, signs na para sa akin to, or, you know, I believe in that. Naniniwala din ako sa ganyan. Yung kaya po nung pagtapos ko, tinanong ako ng asawa, ano, kamusta ba paglabas ka sa ako? Palakasan lang siguro to ng guardian angel. Saka halos talaga yung kung paano yung mga tanong nyo sa drills. Yung lumabas. Ganun din. Iba lang yung topic, pero ganun yung ano, mga tanong. Ang one takeaways na nakukuha ko kay Ma'am Jackie is write down notes. Kasi importante po yun. Ang retention is, you have a good retention if you're going to rewrite it again if it's possible. The more you rewrite it, the more ang retention niya. Nusulat mo siya eh, pumapasok sa isip mo eh. Who knows? Kahit pasabihin mong isa lang yung basta knowledge niya, that is too many. Every topic, every knowledge na pwedeng lumabas sa NCLEX is very vital. What if kung lumabas yung last
item. You know, it's because hindi ka nag-rewrite, hindi mo nakuha yung topic na, you know what I mean? Hindi mo nakuha yung topic na yun. And so, make or break sa 145th, tapos hindi mo na-write yun. O, diba? O, di wala, diba? So, a little bit of everything talaga. One is too many. So, wag mong kalimutan yung isang knowledge na yan kasi it will time in your... Kung magpo-focus lang sa isang sa topic, sabi ko nga sa kanila, strength nila yung fundamentals. Kasi minsan kung ano yung basic, yun ay nakakalimutan natin. Sometimes it's common sense. Kaya lang, minsan kasi, it's because we're overthinking. Thank you, Ma'am Jackie, ha, for today. Before, you were just listening to us. You're just listening to the discussion, nag-study, but ngayon, you're there doing your testimony on your own. Diba? I mean, it's a very good thing. Kasi it's just a matter of time man talaga. Next time yan, kayo na magta-testimony. Diba? Next time kayo naman. You know, we'll claim it. I-claim natin yan. Sir, mag-thank you nga pala ako sa inyo. Kila Sir Vince, kila Sir Mark, kila Sir Ryan. Maraming mong salamat. Kila Ma'am Rachel. Thank you din. Thank you for... Of course, thank you for trusting us. It's a very good for us. It's a good motivation for us. Your trust is very important for us. Yun yung namin, yun yung fuel namin. Not because of you, I guess for me, hindi mawawalan ako ng motivation to do that. So I may have, you know, may have a little knowledge, but for me, little knowledge is very important to NCLEX. I would say na kahit konti lang yan, pero malaking tulong po yan sa inyo. I would always say na kahit sabihin niyo, marami kang malaki ang knowledge. Para sa akin, it's just little. Because for me, it's my motivation para palakihin pa siya. I would not say na marami na akong ganyan. No, it's not. It's just little. Kasi gusto kong mas marami pa talaga. Again, so sobrang thank you. Sobrang thank you, Miss Jackie. And sobrang thank you po sa mga nakinig dito. And then, well, this will serve as your inspiration. Kahit pa sabihin mo, 2006 na nag-graduate si Miss Jackie, pero... Oo nga. Oh, ako nga, di ba, 2006, paano pa kaya kayo? Yeah. Kaya-kaya nyo yan. It doesn't matter. Age doesn't matter sa NCLEX. Wala. Walang ano po yan. Walang pinipili. As long as you're a nurse, as long as you're eligible to take the exam, as long as you have a desire to, you know, to move on and take your journey, wala pong problema yun. Kahit pasabihin mong retaker ka, etc., etc., no, it's not an excuse. The fact that you are here in the program, the fact that you are into that journey, regardless kung nandito ka sa program or wala, mapaibang review center, ano man yun, fact that you are in this journey na pag-isipan mo mag-NCLEX ka, it means to say that there is something in your mind that you can really do it.